Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang hindi mararaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang-una po ay nais po naming magpasalamat sa inyong lahat sa napakatagumpay na pagdiriwang nating kahapon ng kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. Tunay nga pong ang lahat sa atin kahapon ay nagalak, lahat sa atin ay nagdiriwang sa pambihirang pagbibigay parangal at papugay natin sa patron ng ating parokya. Kagaya po ng sinasabi namin, marami sa atin ang nakakaalam na ang simbahan ng Quiapo, alam naman nating lahat, ay Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pero bilang parokya, ang ating simbahan ay nasa ilalim ng parokya ni San Juan Bautista. Kaya maraming nagtatanong at maraming nagugulat kung bakit kapistahan ng Quiapo ang June 24. Sa simpleng kadahilanan, ang parokya natin ay parokya ni San Juan Bautista. Kagaya nga ng lagi naming sinasabi, dapat ang bawat deboto ni Jesus Nazareno, deboto din ng kaniyang pinsan na si San Juan Bautista. At alam naman natin na malaking papel ang ginampanan ni San Juan Bautista upang idaan ang daraanan ng Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa tulong din ni San Juan Bautista, nagkaroon tayo ng matibay na pananadig. Nagkaroon ng malalim na pundasyon ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil tulad ni San Juan Bautista, ibinuwis niya ang kaniyang buhay upang ipagtanggol ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. At yan ay ang pagbibigay ng sarili alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, tatlong mahahalagang bagay ang itinuturo sa atin. Unang-una, ang tungkol sa kalayaan. Alam po ninyo, napakahirap pagnilayan yung unang bahagi ng ating ebanghelyo, sapagkat sinabi dito, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal,
sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto? Sinasabi dito na huwag nating pilitin ang mga taong sarado na ang kanilang pag-iisip. Huwag natin silang puwersahin sa ating pananampalataya. Kapag ang isang tao sarado na ang kanilang pag-iisip at ayaw tanggapin ang mga aral na ipinapahayag natin tungkol sa Diyos at sa kaniyang kaharian, ano ang sinasabi? Huwag natin silang pilitin. Kaya ito yung sinabi dito, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal at huwag ninyong ihagi sa baboy ang perlas, sapagkat yuyukaran lamang nila ang mga iyon. Kapag ang isang tao sarado na ang kanilang puso at isip, kahit anong pagkukumbinsi, kahit anong pagpapaliwanag ang ating ginagawa, magiging sarado pa rin ang kanilang puso't kaisipan. Kaya't anong sinasabi natin? Ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon at hayaan nating kumilos ang banal na Espiritu Santo. Kung ito'y kanilang tatanggapin o hindi nila ito tatanggapin, nasa kapangyarihan at paggabay na ito ng banal na Espiritu. Ikalawa, kabutihan. Sinabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Di po ba't ang bawat isa sa atin nagnanais tumanggap ng kabutihan mula sa kapwa? Wala sa atin dito nais makatanggap ng kasamaan. Kaya't anong sinasabi? Kung nais mong makaranas ng kabutihan sa ibang tao, nararapat ikaw ang manguna na gumawa ng mabubuting bagay. Uulitin ko po, kung nais nating makatanggap ng kabutihan, nararapat manguna tayo sa paggawa ng mabuti. At kahit masama ang natanggap natin sa ibang tao, hindi nangangahulugan na bibigyan at pagkakalooban din natin sila ng masasamang bagay. Sa halip, ibinabalik o binibigay at ipinararanas natin sa kanila kung ano ang mabuti. Kaya ano ang ikalawang hamon sa atin ng Ebanghelyo? Parati tayong gumawa ng mabuti, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng kabutihan. Walang itinurong kasamaan o masasamang bagay ang ating Panginoon. Ang mga itinuro sa atin ni Jesus Nazareno, pawang kabutihan lamang. Kaya hinahamon ang bawat isa sa atin na maging alagad din ng mabuti. Hinahamon ang bawat isa sa atin na isabog natin ang kabutihan sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, at maging sa ating mga kaaway. At ikatlong aral, ano ang sinasabi dito? Kailangang pagtrabahuhan natin ang kaligtasan. Alam po ninyo, ang isa sa pinakadakilang handog ng Diyos sa sangkatauhan ay ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin kapag ang kaligtasan ay regalo o kaloob? Hindi tayo pwedeng makaakyat sa langit ng sarili lang natin. Unang-una, maliwanag na ang kaligtasan natin ay plano, nais at ibig ng Diyos.
Nais ibigay ng Diyos sa atin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit, hindi agad-agad natin ito matatanggap. Kailangang magtrabaho tayo. Kailangan pagtrabahuhan natin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? Tatlong bagay: pananampalataya, paggawa ng mabuti, at pagmamahal. Sa taong mabuti, sa taong may pananampalataya, sa taong marunong magmahal, tiyak yon, mapapa sa kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya anong sinasabi sa Ebanghelyo? Makipot ang daan. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit ito ay posible. Posible sa isang taong may pananalig sa Diyos. Posible sa isang taong palagawa ng mabuti. At posible sa taong may pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin na mas lalo nating palalimin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Mas lalo rin nating palalimin at palaguin ang kabutihang ating ipinadadama at inihahasik sa ibang tao. At higit sa lahat, tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. Gamitin natin ang ating kalayaan sa mabuti. Piliin natin lagi ang Diyos. Piliin natin ang laging gumawa ng mabuti sa kapwa, kapatid, at maging sa mga kaaway natin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon, gayon din ang mga
kapatid at kadiboto nating may sakit at nasa malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway basbasan at ingatan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ama naming nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain sa papuri sa iyong kabutihan sa amin, sa dulot nawa nitong kadalisayan. Kami naway makapag-alay na iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin si nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagpalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod pala. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pakasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubogan si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Nabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinulwan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.